Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahit kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at sumusuporta dito sa Pinoy Creepy Tales, lalong-lalo na po sa mga admin at kay narrator Jean Carlo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Tintin mula sa Maynila. Iminungkahi po itong channel ninyo sa akin ng isa kong kaibigan na masugid ninyong tagapakinig at tagasuporta. Kaya naman naisipan ko na din na magbahagi ng aking sariling kwento at karanasan sa nilalang na kinatatakutan natin at ito ay ang mga aswang. Nakatira kami dito sa isang parte ng Maynila na sobrang matao. Dito na din ako ipinanganak at dito na din ako lumaki. Nung una, akala ko yung mga aswang ay para lang sa mga tago o mga liblib na lugar sa mga probinsya. Pero hindi ko lubos sa kalain na kahit pala dito sa syudad ay meron din. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang bunso sa amin. Pero hindi naman magkakalayo ang aming mga agwat o ang aming mga edad. Ang panganay namin na kapatid ay kasalukuyang 7 buwang buntis sa panganay niyang anak. At sa amin muna sila pansamantalang nakatira dahil may trabaho ang kanyang asawa at wala siyang kasama kapag pumapasok ito sa trabaho. Ayaw din naman ang mga magulang ko na wala siyang nakakasama habang nagdadalang tao at baka kung ano pa ang mangyari sa kanya at sa sanggol na nasa kanyang tiyan pa lamang. Itong lugar namin ay punong-puno ng mga sanggano, manginginom, tambay, sugarol at mga chismoso-chismosa pero hindi naman magulo dahil sa magkakakilala at magkakaibigan naman ang mga taga rito. Maliban na lang sa mga chismosa naming kapitbahay na wala na yatang ginawa sa buhay kundi ang pagkwentuhan ang mga buhay ng iba. Yung mga tipo na magkakasakit kapag hindi mga nakapagchismisan sa loob ng isang araw. Dikit-dikit din ang mga bahay namin dito at tipo na wala ka ng privacy kasi isang silip mo lang kita na ang buo ninyong bahay kaya kinakailangan maingat ka sa mga mata ng mga tao. Kapag pumapasok ang mga magulang ko, kapatid ko na pangalawa sa amin, asawa ng ate ko, ay dalawa lang kaming naiiwan sa aming bahay. Minsan ay alanganing oras na kami bago makumpleto kaya naman kalimitan, dalawa lang kami ni ate na naghahapunan at magkasama buong magdamag. Hindi naman kami natatakot dahil madaming tao sa labas kahit na anong oras. Maliban na lang kapag sumasapit na ang gabi o yung tipong alanganing oras na. Isang gabi ng January noong nakaraang taon lamang ito nangyari. Kasalukuyan kaming kumakain ng hapunan ng panganay kong kapatid at nanonood ng pelikula sa TV. Dahil sa ang sala namin ay halos katabi lang ng bintana namin, ay makikita mo kapag may mga taong dumadaan. May isa akong napansin na matanda na panay ang paroon at parito, pero hindi ko ito kakilala at noon ko lamang nakita sa aming lugar. Pinagsawalang bahala ko na lamang dahil naisip ko na baka mamaya ay may binisita lang ito o di kaya naman ay bisita ng isa sa mga kapitbahay namin. Hindi naman din yun imposible. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga muna kami saglit at tinapos ang pinapanood naming palabas. Nakasarado na ang pintuan namin dahil sa may kalaliman na ang gabi at kakaunti na lang din ang mga tao na nasa labas. Matapos yung pinapanood namin ay agad na din kaming pumasok sa aming mga kanya-kanyang kwarto. Nakahiga na ako noon at nagpapaantok.
Nang biglang kumatok si ate sa pinto at parabang nagmamadali dahil sa may kalakasan iyon at sunod-sunod, kaya agad akong bumangon sa aking pagkakahiga at tumalima para buksan ang pinto. Bakit? Tanong ko pagkabukas na pagkabukas ko ng pintuan. Samahan mo nga ako, tignan mo nga yung bintana. Sagot naman ni ate sa akin na mahahalata mong kinakabahan. Bakit? Anong meron? Medyo nagtataka kong tanong ulit. May kumakaluskus eh, parang kinakalmot yung salamin. Muling sagot naman ni ate sa akin. Agad din kaming pumunta sa kwarto ng kanyang asawa at tinungo ko yung bintana nila na sinasabi niya may kumakaluskus o may kumakalmot. Binuksan ko ito at sinilip ang paligid pero wala naman akong nakita, kaya muli ko itong isinarado. Sinigurado ko na hindi ito mabubuksan at nilagyan ng tungkod. Si ate naman ay nakatayo lang sa may gawin ng pintuan at hindi mapakali habang sapo-sapo ang kanyang tiyan. Pagkasabi ko sa kanya na baka hangin lang yon at papalabas na sana ako ng kanilang kwarto, ay bigla kaming nakarinig ng kaluskos na nanggagaling mismo doon sa bintana nila, kaya agad akong napalingon dito. Dahan-dahan akong lumapit at pinakiramdaman kong ano yung kumakaluskos na iyon. Nakatayo ako sa gilid ng bintana at nang bigla na namang may kumaluskos, ay marahan kong tinanggal yung inilagay ko na mga tungkod sa magkabila ang dulo ng bintana at mabilis ko itong binuksan, pero ang tanging bumungad lamang sa akin ay isang malakas at malamig na hangin. Yung tipo na may dumaan na kung anong bagay sa iyong harapan, o yung tipo na hangin na may dumaan na sobrang mabilis. Dumungaw pa ako at inilabas ang aking ulo sa bintana, pero wala naman akong nakita na labis kong ipinagtataka. Ano yun? Nagtataka ang tanong ko. Sabi ko sa iyo, meron eh. Saad naman ni ate na tila ba siguradong-sigurado siya na meron ngang kung sino o kung ano sa labas ng kanilang bintana. Baka naman pusa lang. Hayaan mo na. Sabi ko na lamang at agad din isinara ang bintana. Hindi kaya aswang yun? Baka inaaswang na ako. Medyo kinakabahang salita ni ate. Okay ka lang, te. Sa dami ng mga tao dito sa atin, baka gawing pulutan ng mga manginginom yung aswang na yun kung sakali. Sagot ko naman. Gagi, mali mo naman. Dito ka na nga lang muna at saka ka na lang lumipat mamaya sa kwarto nyo kapag dumating na si Miko. Saad naman ni ate na ayaw magpaiwan mag-isa sa kanilang kwarto. Pumayag na lang din ako at doon na nagpalipas ng oras. Wala din naman akong pasok kinabukasan, kaya ayos lang sa akin na hintayin dumating yung mga kasama namin sa bahay. Nakahiga na kami ni ate sa kanilang kama. Siya ay nakaidlip na at mukhang nananaginip na, habang ako naman ay nanonood ng K-drama na labis kong kinahuhumalingan. Kulang na lang ay magsalita ako ng Korean dahil sa kakapanood ng mga kung ano-anong K-drama. At mas pabor pa nga sa akin na maghintay para hindi ako makatulog at makatapos pa ako ng mga ilang episodes. Lumipas lang ang mga ilang oras ay isa-isa nang dumating ang mga magulang ko, pati na yung isa kong kapatid at si Kuya Miko na asawa ni ate. Nung nakumpleto na kami sa aming bahay ay lumipat na ako sa aking kwarto. Abala ako sa aking panonood nung bigla kong marinig na sumisigaw sila Kuya Miko sa kabilang silid. Napatayo ako sa pag-aakala na baka nag-aaway ang mag-asawa. Pagkalabas ko ng aking kwarto ay mga nagmamadali din pumunta ang mga magulang ko at yung pangalawa kong kapatid papunta kina ate. Pagkabukas si Papa ng pinto nila ate ay tila ba galit na galit si Kuya Miko at nakasilip pa sa kanilang bintana. Agad din na tinungo nila Papa ko ang bintana nila ate at mga nakisilip. Habang si ate naman ay sobrang namumutla ang pagmumukha at nakasiksik sa pinakasulok ng kanilang kama. Agad na tinanong nila Mama kung ano ang nangyari, pero hindi ito sumasagot marahil sa labis na takot.
Pinaupo ni Mama si Ate sa kanilang kama at hinimas-himas ang kanyang likod habang pilit itong pinapakalma dahil sa medyo nanginginig pa ang buong katawan nito. Ako naman ay nakisilip din kina Papa sa bintana at pilit na isiniksik ang aking ulo para makita kung anuman ang tinitignan nila. Pero wala naman akong nakita. Inilibot ko pa ang aking mga mata sa buong paligid at pilit na inaninag ang buong paligid dahil sa may kadiliman na. Nung nakapag-adjust na o nasanay na yung mga mata ko sa dilim, ay wala naman din akong nakita kaya napakamot na lang ako sa likod ng aking tenga. Ano ba nangyari? Rinig kong tanong ni Mama kay Ate. Nung una po kasi Ma, may kumakaluskos na kung ano dyan sa bintana ng paulit-ulit. Si Kuya Miko na ang sumagot. Ha? Baka naman pusa lang yun, tanong ni Mama. Nung una po, kaluskos lang hanggang sa bigla na pong may kumakatok ng paulit-ulit kaya sigurado ko na hindi yun pusa lang. Sagot ni Kuya Miko habang iniilawan pa din ng flashlight ang paligid. Kanina din Ma, nung wala pa kayo, nakarinig din po kami ni Tintin na may kumakaluskos dyan sa bintana eh. Sagot ni Ate na medyo nauutal pa dahil sa labis na takot. Imposible naman pa na aswang yun kasi ang daming bahay dito sa atin. Sagot naman ni Kuya Dexter na pangalawa naming kapatid. Huwag ka papakasiguro nak, dahil kahit saan lugar may mga aswang. Hindi yan sila nawawala. Sagot naman ni Papa. Basta huwag ko lang siyang mahuhuli dahil isasahog ko siya sa uulamin nating sinigang bukas. Seryoso pang salita ni Papa. Medyo nandiri ako noon nang maisip ko na may sahog na aswang yung ulam namin at napangiwi pa ako ng aking labi dahil dun. Bumaba naman si Kuya Dexter at matapos lang ang ilang saglit ay may mga dala na itong bawang at kumpo ng mga asin. Nakatingin lang ako sa kanya nang bigla nitong isinaboy ang asin sa paligid. At dahil sa second floor ang aming bahay ay rinig pa namin yung pagtama ng mga asin sa yerong bubungan ng aming mga kapitbahay. At pagkatapos itong magsaboy ay pinaligiran naman ito ng asin ng mga bintana at sulok-sulok ng kwarto nila Ate at Kuya Miko. Pagkatapos nun ay pinaghiwa-hiwalay ni Kuya Dexter ang mga bawang at inihagis sa labas ng bintana. Wag! Biglang sigaw ni Mama. Bakit po Ma? Para hindi makalapit yung mga aswang. Sagot naman ni Kuya Dexter. Mahal ang bawang nak, isabit mo na lang sa bintana, hindi naman babayadan ng aswang yan eh. Sagot naman ni Mama. Oo nga naman, may point si Mama at talaga nga namang mahal ang bawang at sobrang masasayang lang kapag isinaboy mo lang sa labas ng bahay. Agad naman din sumunod si Kuya Dexter at tinulungan siya ni Papa na isabit yung kumpo ng bawang sa bintana nila Ate. Matapos yun at nung masigurado namin na may asin at bawang na yung kwarto nila Ate, ay lumabas na kami ng kwarto at ako naman ay pumasok na agad sa aking silid at nakatulog. Nagising ako maaga kinabukasan at agad din na naghilamos at umupo pa para mag-almusal. Si Ate naman ay nasa sala at nanonood lang ng TV habang ako ay abala na sa pagkain ng pritong itlog, sinangag at corn beef. Habang manaka-nakang humihigop na mainit na kape, nakakatimpla ko lamang. Habang kumakain ay biglang may kumatok sa aming pintuan at may nagtatao po. Dahil sa nasa lamesa ako ay si Ate na ang tumayo at pumunta sa aming pintuan para tignan kung sino ang kumakatok. Ilang minuto na ang lumilipas pero si Ate ay nakasilip pa din sa aming screen door at tila ba nakikipag-usap na dahil naririnig ko itong nagsasalita pero hindi ko naiintindihan kung ano mismo yung sinasabi niya dahil sa nakabukas ang aming TV sa sala. Nagtaka ko kaya humigop muna ako ng kape at tumayo para puntahan si Ate at tignan na din kung sino yung kanyang kausap na ang aga-aga ay nangangapit bahay. Pagkalapit ko sa kinatatayuan ni Ate ay isang matandang babae ang nakita ko na kanyang kinakausap.
Noong mapagmasdan kong mabuti yung kausap ni ate, ay siya yung nakikita ko na matanda kahapon na padaan-daan sa amin. Bagong lipat siguro sa isip-isip ko. May balak ba sana itong pumasok sa loob ng aming bahay at napatingin ito sa akin at napansin marahil na nakatitig ako sa kanya ng mataman. Siguro ay naramdaman ito na pinag-aaralan ko maigi ang kanyang muka. Kaya bigla itong nag-iwas ng paningin at tumingin-tingin sa likod nito at sa gilid para lang hindi magtama ang aming mga mata. Ilang saglit lamang ay nagpaalam na din ito kay ate at tumingin sa akin na medyo may katalasan na ikinainit naman ng ulo ko. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya tapos tititigan ako ng masama. Malditang yun. Pagkaalis nito ay bumalik kami ni ate sa sala. Siya ay muling nanood ng TV at ako naman ay itinuloy muli ang aking almusal. Lumipas pa ang maghapon at gumabi na naman. Natapos na kaming kumain ng hapunan ni ate at nasa kanya-kanya na naming mga kwarto. Nanonood ako ng K-drama at medyo napapaiyak pa dahil sa isang eksena ng mapatigil ako at mapatingin sa aking bintana dahil sa may narinig akong kumakaluskos dito pero tumigil din naman kaagad kaya ipinagkibit balikat ko na lamang. Pero makalipas lamang ang ilang minuto at tutok na ako sa aking pinapanood nang bigla na namang may kumakaluskos at tila ba kinakalmot ang salamin ng aking bintana. Kaya mabilis akong tumayo at binuksan ng mabilisan ang bintana pero wala akong nakita. Matsyempohan ko lang talaga yung aswang na yun. Kukonyatan ko yun sa esophagus dahil sa pangiistorbo sa panonood ko ng K-drama. Kala niya siguro matatakot niya ako. Bumalik na ako sa aking kama at muling nanood sa aking cellphone. At napabalikwas ako dahil sa biglang may kumatok ng ubod ng lakas sa aking bintana. Nakulang na lang ay kalampagin dahil sa sobrang lakas nito. Ayoko pa naman sa lahat yung naiistorbo ako sa aking pinanonood at mabilis uminit ang aking ulo. Alam nyo naman siguro yung pakiramdam na sobrang hook na kayo sa pinapanood nyo at dalang-dala na kayo sa mga bawat eksena tapos biglang may iepal na kung ano o kung sino, diba? Ganun na ganun yung nararamdaman ko noong mga oras na yun. Tumayo ako muli at binuksan ang bintana at dumungaw. Lintik ka! Di ako yung buntis! Malaki lang yung tiyan ko! Busog lang ako! Busog! Sigaw ko. Kapag hindi nagkatuluyan tong mga bida dito sa pinapanood ko, sinasabi ko lang sa'yo. Kahit sang lupalop ka magtago, hahantingin kitang aswang ka. Galit na dugtong ko dito. Iniwan kong nakabukas yung bintana para lang makita ko kung ano o kung sino yung kakatok. Nanood ako muli at sumisinghot-singhot na dahil sa inaapi yung bidang babae sa K-dramang pinapanood ko. Sobrang nakatutok na ako sa aking cellphone at bigla akong nakaramdam na parang may nakamasid o may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong tinignan ang aking bintana at tumambad sa akin ang isang napakalaking itim na pusa na nakatitig sa akin. Yung mga mata niya ay sobrang nanlilisik at yung katawan ay hindi pangkaraniwan na akala mo ay nagji-gym dahil parang may mga muscle-muscle pa ito. Nung nagkatinginan kami ay bigla itong umangil sa akin at umakto na tipong lulundag o yung tipong aatake sa akin anumang sandali. Lintik ka! Sabi hindi ako buntis! Malusog lang ako! Gagawin kitang tostadong siopaw, kala mo uurungan kita ha? Galit na galit at sunod-sunod kong sabi dito sabay hugot ng ibinigay sa akin ni Papa na punyal na kulay tanso at may kabigatan pa. Pagkatayo ko ay sinugod ko yung pusang aswang sa aking bintana pero bigla itong lumundag papalabas. Hinagilap ko pa ng aking paningin kung saan ito lumundag pero wala na akong nakita. Inilibot ko pa ang aking mga mata pero ni anino nung pusang yon ay hindi ko na nakita. Dahil nawala na ako sa mood manood ay umupo na lamang ako at naghintay na bumalik ito para sa aming pagtutuos. Akala niya yata masaya ang mambulabog ng mga nanonood ng K-drama. Pero lumipas pa ang ilang minuto ay wala na ito kaya naman
kampante na akong itinuloy ang aking panonood. Nung inaantok na ako, ay tumayo na ako para isirado ang bintana. Isang beses mo pang storben yung ate ko at yung panonood ko. Uubusin ko talaga yan lahi nyo. Tagamoy yan sa bato! Sigaw ko sa kawalan bago tuluyang isinarado ang aking bintana. Lumipas pa ang mga ilang gabi ay wala na nagpaparamdam sa amin o hindi na kami nito muling ginambala pa. Alam ko na, iyon yung matandang pabalik-balik noong nakaraan at yung matandang nakausap ni ate na tinitigan ako ng ubod ng sama. Kala niya siguro, porket aswang siya, katatakutan ko siya. Mas nakakatakot kapag hindi nagkatuluyan yung mga bida sa pinapanood ko, aba. Natakot din siguro siya sa pagbabanta ko na uubusin ko yung lahi nila, kaya hindi na muli pa itong bumalik kahit na kailan. Nakapanganak ang ate ko at malusog ang aking pamangkin na sobrang cute. Ngayon, inaabangan ko pa din yung aswang na yun na bumalik dito sa amin at lalagyan ko talaga siya ng tracking device para kahit saan siya magtago, wala na siyang kawala sa akin. Doon sa aswang na yun, kung sakaling nakikinig o napapakinggan mo ito, ako yung inabala mong tahimik na nanonood ng K-drama Talipandas Ka. Huwag lang magkukrus sa mga landas natin. Ako naman ang mang-aaswang sa'yo, lintik ka. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa mga admin narrators itong Pinoy Creepy Tales channel at sa aking kaibigan na nagrekomenda nitong channel na ito at sa inyong oras sa pakikinig. From Tintin ng Manila. So, ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Medyo, nung nire-record ko tong kwento na to, hirap na hirap ako kasi tawa ako ng tawa dun sa mga nangyari. Dun sa mga pinagsasasabi ni Sender doon sa aswang na yun. O nga, no? Mas nakakatakot niya naman yung kapag, mas nakakatakot niya naman na hindi magkatuluyan yung isiniship mo na mga bida sa isang pelikula o sa isang drama series. Kesa naman sa nangaaswang. Siyempre, kahit sino, iinit yung ulo. Dalang-dala ka sa mga eksena, tapos, alam mo yung ramdam na ramdam mo na, yung pag-iyak mo, yung pakiramdam mo, ikaw yung nandun sa eksena, tapos biglang may kakatok, o biglang may mga istorbo sa'yo na aswang, o kung ano pa man yan. Siyempre, kahit sino, iinit yung ulo. Ay, kahit naman siguro ko, ganun din yung mangyayari sa akin eh. Para mababaliwala lang yung pagiging aswang niya kung ganun yung ginawa niya. Lalo na kung mga tipo na Harry Potter yung pinapanood ko, yung mga ganyan, yung mga ano pa pinapanood ko, Harry Potter, yung mga tipo na may mga series, yung may mga sequel. Ayan yung kapag naiistorbo ka talagang nabubwisit ka o yung talagang umiinit yung ulo mo. Siguro, ganyan na ganyan yung naramdaman ni Sender na talagang nagpadala sa init o sa bugso ng damdamin niya. Pero, mabuti na lang kasi na hindi napahamak yung ate niya o yung baby niya. Kasi, kung sakali man, pwede pa rin siyang atakihin ng pusa na yun kasi binuksan niya eh. Kumbaga parang hinamon niya. Kasi diba may mga sabi-sabi na kapag nga, kapag may hinamon ka, may mga aswang na kapag hinamon mo mas lalong nagiging agresibo o yung mas lalo pa silang nagagalit. So, buti na lang, natakot sa kanya yung aswang na yun. Siguro, ayaw rin maubos yung lahi niya o yung lahi nila kaya, kaya ayun, tumigil sa pang-aswang. Ewan ko, siguro nagkataon lang na tinigilan niya na yung pang-aswang kasi may matapang sa bahay nila Sender eh. Kasi ganun yata yun eh, kapag hindi ka takot o kapag alam ng isang aswang na palaban ka, parang ang nangyayari hindi sila basta-basta sumusugod o hindi sila basta-basta na umaatake kasi
Parang alam niyo yun, parang may iniingatan din sila na kasi kapag nasugatan sila, yung mga tipong ganyan. Siguro, ganun yung nangyari kay dun sa aswang na yun. Na pagkakaalam daw ni Sender, eh baka yun yung aswang na, ay yun yung matandang babae na nakita niya. Na pabalik-balik sa harapan ng bahay nila tapos na nakausap nung ate niya. So buti nung nakausap nung ate niya yung matandang babae na yun, eh walang ginawang masama sa kanya. At malaking bagay talaga kapag may mga screen door kayo sa bahay nyo na palaging nakasarado. Kasi parang isa sa mga magliligtas sa iyo yan, eh. Hindi sila basta-basta makakapasok sa loob ng bahay nyo. Hindi lang sa mga aswang, ha. Pati na rin sa mga tao na may masasamang balak, magnanakaw o kung ano pa man. Kaya sa isang bahay dapat talaga may screen door tayo na palaging nakasarado. So ayun po, mabuti na lang hindi na paano yung tawag dito, yung ate ni Sender, si Tintin, at yung baby niya, yung pamangkin niya, na malusog na naipanganak nung ate niya. So, pero ayun, ewan ko kung magkukrus pa yung landas nila. Ewan ko na lang kung matapang yung aswang na yan, ha. Tignan natin kung sakaling magkukrus yung landas nila, ano yung gagawin sa kanya ni Tintin. So, ayan po. Bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Siya nga po pala, yung kwento po natin na Aswang True Stories compilation kahapon o parang kanina madaling araw yata na approved. Ayan po yung mga kwento natin tungkol sa mga aswang na pinagsama-sama natin. Kung yung iba ay napakinggan nyo na, wag po kayo magtataka, wag kayo magtatanong na bakit inulit. Compilation nga po, eh. So, ayun po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa mga makikinig pa lamang. So, ayun po. Dako na tayo sa shoutout nitong ating video. Isang mabilisan lang to. So, hello po and shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Marites Guevara, kay Miss Mary Jane Manabat, kay Miss Christine Olson na palaging nakikinig sa ating update. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po kay Boss Mark Anthony Legaspi, kay Boss Jamar Belarmino ng Hong Kong na ating avid listener. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta ninyo dito sa ating PCT channel, Boss Jamar. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Hong Kong. Ayan, shoutout din po, syempre kay Miss Iris Tachibana, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, na kasamang nakikinig, ang kanyang auntie and cousin. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Carmelita Mabanag, kay Miss Sally Coleman Hutchins na nakikinig mula sa California, kay Miss Buddy 32 Taiwan. Maraming salamat po at mag-iingat kayo palagi dyan sa Taiwan. Hello din po kay Miss Rochelle Lagunero ng Quezon City, kay Miss Sarah King, kay Boss Gilbert Gipalaga, kay Miss Secret Love and Life Confessions na isang Tagalog love story channel. Pwede po kayong makinig dito sa mga, kung gusto nyo magpahinga sa mga kwentong katatakutan, punta lang po kayo sa Secret Love and Life Confessions. Pwede rin kayo magbahagi o mag-share ng mga experiences ninyo sa buhay-buhay o sa kwentong pag-ibig. Ayan. Hello din po kay Miss Roda Rivera, kay Miss Vicky Kobayashi, kay Miss Tez Lazo, kay Boss Lawrence Lianto na palaging updated sa mga ating kwento. Maraming salamat po. Hello din po kay Boss Eris Crib Horror Tales na isang Tagalog horror channel, kasama na rin ng Panaghoy sa Dilim, Disturb the Spirit, El Paniki, 3 AM Encounter, Creepy Shinigami. Yung mga channel po na pwede nyong suportahan, nakalagay po yung description, nakalagay po yung link ng channel nila sa description nitong ating video. Kiklik nyo na lang po yung link ng channel nila, tapos mag-subscribe kayo, pakinggan nyo yung mga kwentong na ibabahagi nila, suportahan po natin sila lahat. Ayan. Hello din po kay Miss Jude's Evening Star, kay Miss Kaiser Fernandez Pinka, kay Miss Ophelia Yazin, kay Miss Rachel Fernandez, kay Boss Azilid, kay Miss Flor Deliza Tarnate. Ayan. Maraming salamat po sa inyo.
Hello din po syempre kay Mizal Erg. Ayan, kay Miss Mary Asilar, sana ayun, sa kay Mizal Erg sana tama yung pagkaka-pronounce ko. Ayan, hello din po kay Miss Mary Asilar, kay Miss Fleur Deliza Quizon na nakikinig mula sa Saudi, kay Miss Christine Olson ng Sweden. Maraming salamat po sa inyo and thank you po sa patuloy na pakikinig, pag-suporta dito sa ating PCT channel. Ayan, binabati ko rin po syempre si Boss Timothy James, si Miss Annie Abdullah ng Singapore, si Miss Eves Autumn ng Riyadh. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and God bless you always. Hello din po kay Miss Baitan Gemma ng Saudi Arabia, kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Jennifer Davis. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa New York at sana po patuloy nyo lang suportahan at ang kilikin itong Pinoy Creepy Tales channel. Ayan, hello din po syempre kay Miss Rowena Ancheta, kay Boss Nestor Bauyon, kay Boss Michael Marquez, maraming salamat po, kay Miss Aileen Doroteo, kay Miss Herna Grace Alejo, kay Miss Iris Tachibana, kay Miss Agnes Jimenez, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig, pagsuporta dito sa PCT. Hello din po syempre kay Miss Wences 666, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Neneng 3M, kay Miss Anlin 30, kay Miss Boss Babe. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Boss Arcelito Cojardo, kay Miss Angelina Suzuki, kay Miss Annie, kay Miss Marichelle de Guzman sa pakikinig. Thank you po at sa mga kasama ninyo dyan sa inyong lugar. Maraming salamat po sa inyo and God bless you always. Mag-ingat po kayo palagi. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Tez Lasso, si Mr. Sita Siron, si Miss DABC of Life. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Kay hello din po kay Miss Arjen Alinsunurin, kay Miss Filipina Ma'am in Canada, kay Boss Renz Castillo na palaging updated sa ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyo, boss. Hello din po and shoutout kay Miss 777 kay Miss or kay Boss 777 Hires sa pakikinig at patuloy na pagsuportan nyo dito sa PCT channel, kay Miss Mary Asilar, kay Boss Journey Mark, kay Miss Virgo Joanne, kay Miss Girl Gamer Whitey. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hello din po kay Miss Linda Lynn, kay Miss RL Bardbook at sa kanyang anak at sa sino ba sa kay Alex Navarrete. Sana tama 'yun yung pagkakatanda ko . Salamat po sa inyo kay Miss RL Bardbook, kay Miss Claire Maria Zaulda, kay Miss Zelie Gonzalez, kay Miss Jonzel Alviola, kay Boss RJ Bauer, kay Miss kay Boss Reddit, kay Miss Nevnat, kay Miss Elaine Almera, kay Miss Ophelia Yasin, kay Miss Yazi MT1 na wala pa rin dawan, na inirereto ko pa rin hanggang ngayon, kay Boss Anthony ng Encuentro. So sa mga nag-aabang ng Encuentro Part 4, hintay-hintay lang, antabayanan lang natin kasi may trabaho si Sender. So konting tiyaga lang at konting tiis. So hello din po kay Boss Rodin Gonzalez, kay Boss Alan Sunyes, kay Boss Alan Sunyes, kay Miss Belyang, kay Boss Earl the Great, kay Miss Diana Macalino, kay Miss Maricel Edilioran. Maraming salamat po. Hello din po kay Boss Beltran Dalin Jr., kay Miss Vanessa Pilat Galia, kay Miss Joanne Baldiray, kay Boss Timothy James, kay Miss Eileen Mostrado, kay Miss Jeresma Labrejos. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig. Hello din po syempre kay Miss Riza Almugera ng Dubai, ng Abu Dhabi, kay Miss Elerima Neng Fujimaki, kay Miss Marites Guevara at kay Miss Marisa Pilar. Ayan, maraming salamat po. At kung may mga nakaligtaan man po ako sa shoutout natin, pasensya na po, babawi po ako sa susunod nating update. So hanggang sa susunod po na takutan, mga ka-creepy tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video.
Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!